Binuksan ng Bansang Israel ang kanilang pinto para sa mga Pinoy na gustong makapasok sa hotel industry. Para sa detalye, live na magbabalita si Shayla Francisco. Shayla, ano-ano mga trabaho sa hotel industry ang naghihintay sa mga Pinoy na gustong pumunta sa Israel at paano mag-apply? Cheryl, mga housekeeping jobs yung naghihintay sa mga Pilipino na gustong magtrabaho sa hotel industry ng Israel. Sa ngayon, nasa 61 na Filipino hotel workers yung unang batch na dadalhin sa Israel, pero aabot sa 500 yung kabuang target nila. Pero sa ngayon, ubos na yung slots. Pero sakaling magbukas pa sila, pwedeng mag-apply sa POEA website. Cheryl? Magkano ang pinag-uusapan nating sweldo? Cheryl, kaya nga yung ibang mga workers, Filipino hotel workers ay naenganyo kasi bukod doon sa at least 74,000 na buwan ang sahod, may annual leave pay sila, may medical insurance at may pension fund. At kung tumagal pa sila doon, tumataas din yung sweldo nila. So kabilang lang yan sa mga benepisyong makukuha ng mga nagtatrabaho or magtatrabaho doon sa Israel. Cheryl? Shayla, bukod sa hotel sector, kukuha pa ba sila ng mga empleyado sa iba pang sektor o industry doon? Cheryl, sa ngayon, tanging mga nasa hotel industry lang at mga sa caregiver yung pinapayagang mga Pilipinong magtrabaho doon. Pero sinasabi nga ng POEA at Department of Migrant Workers na marami pa namang job opportunities sa ibang bansa tulad sa Saudi Arabia, sa Japan na naghahanap ng mga nurses at caregivers, pati na doon sa China na naghahanap naman ng English teachers. Cheryl? Sa tuwing may job opening abroad, Shayla, nauuso yung mga Peking recruiter. So, paalalahanan natin sila ulit. Cheryl, mismo yung Department of Migrant Workers ay nagpaalala na dapat na pag mag-a-apply sila sa mga trabaho, dapat i-course through or idaan nila dito sa mga government agencies kasi may mga nakikita tayong nag-o-offer na matutulungan sila makapagtrabaho basta magbibigay ng placement fee. Ang sinasabi ng Department of Migrant Workers, may minimal processing fee, pero dito sa mismo POE, mga government agencies yung mag-aasikaso nito. Kaya huwag basta-basta maniniwala doon sa mga nag-aalok na labas sa mga government offices. Cheryl? Maraming salamat, Shayla Francisco. Mm-hmm.